Full storage pala yung ating memory. Kaya naglumipat tayo sa phone memory. At ito na. Try na natin ito. Kasi dito nga sa kanina, yung sa vertical, nakita na natin na ano, na lumabas ng mataas na voltahe ng oscillation yung ating vertical IC. So, na-check natin yung ating horizontal. Meron yung vertical natin ay open, yung yoke. So, tatanggalin natin yung ating yoke, yung sakit. Tanggalin ko. Yan, natanggal ko na. At sana makikita dyan sa video natin. Check natin yung kanyang vertical. Ayan o, wala. Yung kanyang horizontal, meron. Dito tayo sa yellow at green. Tusukin natin ang test probe. Wala talaga. Tusukin natin yung horizontal. Meron. Kuwel ito, kaya kailangan may reading. Ngayon, baka yung wire yung sira. Check natin yung wire kung saan. Ayan o, connected naman yung wire natin. Tapos, dun sa kabila, wala rin. So, check natin yung yellow line. Ayun. So, ibig sabihin, buo yung wire natin at doon tayo magtutusok sa ating yoke. Ayan, wala. So, ibig sabihin, putol yung yoke natin. So, pause muna natin to. I-check ko yung kanyang yoke. May tatlong pin yung kanyang yoke. May sinter. Naka-series. So, pag naka-series, pag may naputol na isa sa upper at sa lower side ng ating yoke coil, ay hindi na magkukunikta dito sa dulo-dulo. Yan. So, titingnan natin. Ito ay wala. Sa dulo, wala. Ilipat natin sa gitna. Meron. So, dahil meron itong dalawa, ibig sabihin ay yung dito na side, yung hindi gumagana. At ito yung okay. So, titingnan ko ngayon kung aling side yung hindi gumagana. Okay? Ito ay papunta sa ibaba. At ito ay papunta din sa taas. At ito ay sa ibaba. So, ibig sabihin, itong papunta sa ibaba, ito yung open. At ito yung kanyang kaparis. Tingnan natin ngayon. Okay, hanapin ko muna para hindi mababa yung video natin kasi limited na lang yung ating memory sa cellphone natin. Dahil ito yung connection at ito connected silang dalawa, ito yung ito sa taas kasi ito sa baba to. Ito oh, sa taas na connection. So ibig sabihin yung sa taas, yung kaparis nito hanapin natin na dito sa taas din ito. Ayun siya. Ito yung kanyang kaparis. So ang puputulin ko dito ay yung nanggaling sa ibaba. Ito. So, putulin ko yan. Ito, naputol ko na. Ayan na siya, pinutol ko na. At ang natira na lang yung sa taas. Okay? Okay, naputol na natin. Ito na siya. At test natin uli sa ating tester. Ito. O, diba? Meron. So, ito ang wala. Ngayon, itong wala. Balatan natin yung tingnan natin. So, tanso. Tanso siya. Tingnan natin kung connected na yung nabalatan ko. Ayan. So, wala. Ibig sabihin, ay yung sa baba, yung na side, yung hindi na gumagana or broken or putol. Ayan. Kasi paiba-iba yung tawag. So, tatanggalin ko ito. Yung ipapakita ko yung pagtanggal dito na hindi na natin aalisin. Pag horizontal, pag vertical yoke ang sira, hindi ko na aalisin dito sa kanyang CRT para hindi magalaw yung alignment. So, ito yung paraan ko mula pa noon hanggang sa kasalukuyan. So, ipapakita ko dito. Pause ko muna at ayusin ko. Sa pagtanggal ko ng vertical yoke, lower side, kasi yung sa upper niya ay buo, yung sa lower niya, yan yung may putol. So, yan yung tatanggalin ko. Sa pagtanggal, alisin muna itong metal na cover niya sa pamamagitan ng ating hair dryer or hot air. Ganon din dito sa kabila kasi hindi natin matanggal ito kung hindi natin maalis itong dalawang bakal dito na naka-cover. So, matagal yan kaya push muna natin. Sample muna natin kung paano. Yan o. Iinitin lang yan kasi itong kanyang pandikit ay lalambot yan pag mainit na. So yan lang yung aking gagawin. Natanggal ko na yung isa. Ito.
sa pamamagitan ng pag-init natin ng soldere ng hot air or hair dryer. So ganun din yung gagawin sa kabila, iinitin lang natin para lumambot. Dahil malambot na siya nung ininit ko na, yan o, parang gulay lang. Yan. So ito yung ating lalagyan, itong may tanda ay dito sa ating kabila. Dito lagyan natin ng tanda. Ayan o. Yan. Diba? Para hindi tayo malito. So tabi muna natin ito dito. At iinitin ko uli para matanggal ito. Pero sa pagtanggal, meron ditong dalawang clip sa magkabila. At dito rin ito. Tanggalin itong clip. Ayan. Tanggal na yung isa pang clip. Tanggal na rin. At iinitin natin uli ito para lumambot. Okay? Pus ko muna dahil matagal. Mainit na na mainit. Ayan o, mainit na. Medyo malambot na. Ayan o. So, dahan-dahan nating tanggalin. Okay. Ayan. Natanggal ko na siya gamit ang ating hot air or hair dryer. So hanapin natin yung putol dito sa yoke na ito or sa lower side ng yoke. Yan, paalamigin ko muna dahil mainit na mainit. Aray, pause ko muna ha. Hahanapin ko dito yung parang kinalawang, pero wala naman akong nakita. So parang mapalaban tayo dito. At tanggalin ko yan buo at hanapin ko yung putol. Parang magre-rewind ako, pero tanggalin ko muna yung pinag-rewindan ko yung ano, yung naka yung kanyang wind at hanapin ko yung putol. Okay, so pinto muna natin dito yung video natin. I-update na lang pag na kita ko na yung kanyang putol. Nagsasalita ako, nakatago pala. Para kung makita na yung putol dito. Dahil wala naman umido, wala naman nagka-carbon dyan, hanapin ko lang kung saan yung putol.